Guys, malungkot po na balita. Pumanaw na po ang ating butiing lingkod na si Bayani F.F. Fernando po kahapon lang. Okay guys, ang ating magiging today's topic ay ang magagandang bagay po na nagawa ni Bayani or F.F. nung siya po ay nabubuhay pa. By the way guys, it's me Gucci Naroski, pero bago tayo mag-start, tayo guys ay mag-intro. Okay guys, malungkot pong balita. Pumanaw na po si Bayani Fernando kahapon lang po. He died yesterday in an accident at his house. He was 77 years old po guys. He was a former Marikina congressman and mayor po, mga amigos. Okay, so he was rushed to the Carino Memorial Medical Center due to head injuries reportedly after he fell from the roof of their home guys. Nalaglag po si BF sa kanilang bubungan po guys, at kung ano reason why po siya nasa bubungan, hindi po clear amigos. So, representative of the 1st District of Marikina from 2016 to 2022, Fernando also served as the city's mayor from 1992 to 2001 guys. Isa po sa mga highlights po ng career ni BF po as a politician ay yung i-transform niya yung Marikina from our city po or our capital po ng Philippines to a peaceful community guys. So nakikita niyo naman yung photos guys kung gaano kaganda po yung Marikina from his terms until now amigos. And then yung po kanyang asawa ay naging mayor din po ng Marikina. Okay. Fernando also served chairman of MMDA during Gloria Macapagal Arroyo administration guys. So ito yung days po ng EDSA na kung saan napakadaming pink guys, lahat pink yung mga yang yung sidewalk guys, ito, kahit yung cubicle, kahit yung uniform na kanilang mga personals guys, kulay pink. Okay, college days. Okay, so he was also popularizing a figure in the MMDA due to his strict enforcement of discipline guys. So disciplinarian po si BF, at once na labeled din po siya as an anti-four guys kasi mga policies niya against sa mga makukulit guys, yung mga pasaway na offenders. Ako guys, personally, hindi rin ako natutuwa o isa rin ako sa preparation ng mga offender dyan sa sidewalks, especially dyan sa Cubao guys. Kasi guys, para yan sa ginawa yan, pinondohan niya para nakarad ng tao, diba? hindi gawing tindahan. Okay guys, yan no, nakikita nyo ang linis ng mga sidewalks or yung footbridge during BF pattern. Okay, kahit yung cubicle guys, diba? And then, maaalala nyo guys, nag-offer din po ng assistance si BF para tulungan po si Lim sa problema po ng Manila sa makukulita sidewalk vendors, pero tinanggihan po yan ni Lim kasi daw po for humanitarian reason. Ayon yan kay Lim. Okay, so si Lim po ay nasa heaven na din po, at baka nga po nagtutongits na sila di BF doon. Just kidding lang guys. Okay, so Fernando also imposed innovations in addressing heavy traffic along EDSA through the organized bus route system, wherein two lanes on the major thoroughfare were designated for city buses. Fernando also served as Secretary of Department of Public Works and Highways. Ako guys, napakadami pong mga bagay na naiambag sa atin ni VF. Okay. Alright, in 2010 guys, tinry po ni VF na tumakbo as a VCEP vice po ni Richard Dick Gordon. Yun nga lang guys, unfortunately, natalo po sila kay Noynoy at Binay. Sayang naman. Okay, so Fernando always be remembered by the MMDA workforce as a man of few words, a workaholic and disciplinarian guys. Tama naman guys, workaholic po si Bayani, dedicated po sa trabaho. Okay, so sayang nga lang guys at maaga siyang kinuha sa atin ni Lord. Okay, so ganun talaga ang buhay. Sabi nga ng Moffats, life is too short. And then nauna na po guys na maalam si Mike Enriquez.
So, see you on the other side, Mike and VF. Okay, so ganun talaga ang buhay. So, okay, so Gucci na Rosie guys, signing off. Nakikiramay ako kay Fayane Fernando. Mamimiss ka namin.